Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Ating tinalakay bilang introduction sa nakaraan ay tungkol sa sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Tatlong bagay ang nagpaalala sa atin sa talatang ito. Una ay ang salitang study. Kailangan ng isang mananampalataya upang siya ay lumago sa kanyang buhay, no? Ang pangalawa naman ay kung bakit natin ito pag-aaralan, ang salita ng Diyos, to show thyself approved. Maging karapat-dapat tayong maging isang manggagawa na nagtuturo base sa kanyang mga salita o base sa salita ng katotohanan. At ang ikatlo naman ay kung paano natin ito aaralin, ang salita ng katotohanan. It is by rightly dividing. Sa ating pagpapatuloy ngayon ay ating tutunghayan ang God's timeline, no? Makikita sa ating screen. Mayroon tayong tinatawag na outside time. Ito ay referring to eternity past and eternity future. Pero ang bibigyan natin ng diin ay ang inside time, no? Dito nagsimula ang paglikha ng Diyos sa langit at lupa hanggang sa pagsasamahin ang lahat ng bagay. At ito ay makikita natin sa 2 Corinthians chapter 15 verse 38. Ang nakalagay doon at ang mababasa natin ay, "And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all." Sa loob ng mga panahon na ito, there are three ages, no? Sa inside time, there are three ages. One, in time past, at ang pangalawa, yung but now, at ang ikatlo ay ang ages to come. Pag-aaralan natin ang mga ito ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Nagkaroon ng iba't ibang pamamaraan, ano, patungkol sa or pagdating sa kaligtasan, ano, dahil sa hindi tamang paghati sa salita ng katotohanan. Ipinapalagay ng isang tao ay dumating sa kanyang sarili na nais niyang marinig ang tungkol sa paraan ng kaligtasan at mag-imbita ng ilang mga mangangaral. Ano? Kaya ang tanong niya sa kanila kung ano ang dapat niyang gawin, ano, para makamit ang walang hanggang kaligtasan. So, ang sabi ni Mr. Fundamentalist, ang kanyang patunay ay nasa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. No? Sapagkat sabi niya, sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at yon ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob lamang ng Diyos, no? Hindi sa mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri." At dagdag pa nito ang Titus chapter 3 verse 5, "Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us, by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost." So hindi ito sa mga gawa ng kabutihan ng ating ginagawa, no? Kundi ayon sa kanyang awa lamang, kaya tayo ay iniligtas ng Diyos. And then, isinama pa niya ang Romans chapter 5 verse 1. "Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ." Tayo nga ay inaring ganap, no, sa pamamagitan ng pananampalataya. At mayroon na tayo ngayong kapayapaan sa Diyos, no, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, no? Pero sabi ni Mr. Catholic, ang ating mga kaibigang Katoliko, ang kanyang claim ay makikita natin sa James chapter 2 verse 24. "Ye see then how that by works a man is justified, and not by faith only." So sa kanya, ang kanyang hawak na napatunay na ang kanyang kaligtasan na hindi lamang o ang justification ay hindi lamang ito ay kailangan na may gawa, no? Hindi lamang ito pananampalataya. So parang ang lumalabas na
hindi magkapareho ang tinuran ni Apostol Pablo at sa sinabi ni Apostol James. So, ang sabi naman ni Mr. INC or Iglesia ni Cristo o yung Church of Christ, ang kanyang inahawak ang talata ay ang Marcos chapter 16 verses 15 to 16. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. So dito sa kanyang hawak ng talata, kinakailangan ang mga nanampalataya, ang sumunod, kinakailangan silang magsiyahon sa buong sanglibutan at ipangaral ang Ebanghelyo, no? At ang sumunod na niwala at nabinyagan, take note, at nabinyagan, baptism, no? Water baptism, ay maliligtas. Sa kanilang pananaw, which is ang kanyang hawak na talata ay nandoon nakasulat na ang naniwala at nabinyagan ay maliligtas. So, sabi naman ni Mr. Pentecostal, nagtanong, kung paano mo malalaman na ikaw ay ligtas, no? Ang kanya na mga talatang kanyang hinahawakan, sabi niya sa Marcos 16, 17, and 18, and the signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take as serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. So sabi niya rito, sila ay kakaroon ng mga tanda. Susunod sa kanila ang sasaking pangalan. Sabi niya, sila ay magpapalayas ng mga demonyo, no? Sila ay magsasalita ng mga bagong wika. Pwede silang humawak ng mga ahas o uminom man ng anumang bagay na nakakamatay. Marahil lason, no? Hindi sila mamamatay, hindi sila masasaktan. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila ay gagaling. This is a sign and wonders na makikita sa mga taong nagsisampalataya, no? Ang nakapagtataka dito na lahat sila ay sumipi ng kasulatan mula sa iisang Biblia, no? Ngunit ang tanong ay kung bakit iba ang sinasabi nila sa iisang lalaki. Ang isa pang tanong ay kung bakit napakaraming denominasyon sa mundo, no? About 40,000 denominational churches, no? Na existing globally, no? Na gumagamit ng iisang Biblia, lahat sila ay nagkakaroon ng iba't ibang conclusion kung paano maliligtas ang isang tao. Marahil naalala ninyo si Saul, no? Si Saul ay ito yung unang naging hari ng bansang Israel. Nang hanapin niya ang mga nawawalang asno ng kanyang ama, siya ay nagpunta sa bahay ni Samuel dahil sila ay ginabi at hindi nila makita ang asno ng kanyang ama. Sabi ni Samuel sa kanya, ni Prophet Samuel kay Saul, bago siya pinauwi kinaumagahan, dahil sila ay natulog kasama ng kanyang alipin doon sa bahay ni Samuel. Ang sabi niya, sa makikita natin sa 1 Samuel chapter 9 verse 27, as they were going down to the end of the city, ano, Samuel said to Saul, bid the servants pass on before us. And he passed on, but stand thou still a while, that I may show thee the word of God. Hiniling ni Samuel kay Saul na hilingin sa kanyang lingkod na mauna na sa kanila, dahil gusto ni Samuel ang buong atensyon ni Saul. Pagkatapos ay sinabi ito ni Samuel sa kanya, no? Ngunit tumigil ka sandali upang maipakita ko sa iyo ang salita ng Diyos. Ang problema ngayon ay hindi naniniwala ang mga tao sa kanilang nababasa sa Biblia. Hindi sila naniniwala sa nakasulat sa pahina nito, no? Sa halip ay umaasa sila sa kanilang mga pinuno na natuto mula sa paaralan ng teolohiya, no? So, ang katapatan ng sinuman ay dapat nasa inspiradong salita ng Diyos.
Kung ang iyong katapatan sa ay sa isang tao lamang o sa isang simbahan o anumang denominasyon, makinig tayo kay Samuel kung ano ang sinabi niya kay Saul. Tumayo ka sandali upang may pakita ko sa iyo ang salita ng Diyos. Ito ang sinabi ni Samuel. Sa pag-aaral sa salita ng Diyos ay nangangailangan ng lubos na atensyon. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, no? A workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Katulad ng nasabi ko sa nakaraan sa ating introduction, ito ang tanging talata, no, sa buong banal na kasulatan ang nagsasabing pag-aralan ang Biblia, no? At ito ay nagsasabi kung paano ito pag-aaralan, no? O aaralin, no? It is by rightly dividing the word of truth. Ang salitang study dito ay hindi kahilingan, no? Mungkahi, kundi isa itong utos. Ang buong Biblia ay salita ng katotohanan na galing sa Diyos mula Genesis hanggang Pahayag 22-21. Ngunit tandaan, hindi lahat ng katotohanan dito ay nauukol sa iyo, sa atin. Tulad ng nakikita mo na ang ilan ay naka-address sa bansang Israel, ang ilan naman ay para sa body of Christ. Iyon ang dahilan kung bakit dapat itong hatiin ng wasto. Katulad ng isang cake, no? Kailangan mong hatiin ito ng equal divided, no? Pantay-pantay. Kung hindi ay hindi makukuha, no? Ng isang tao ang dapat niyang makuha. Sa Ephesians chapter 2 verses 11 to 12, wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, that at that time, no, ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenant of promise, having no hope without God in the world. Sabi niya niya doon sa verse 11, alalahanin ninyo, sabi niya na kayo noon ay nang kayo noong nakaraan ay may ay mga Hentil. Tayo 'yon, no, tinutukoy niya mga Hentil sa laman at tinatawag na di pagtutuli sa pamamagitan niya o nga tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Sa panahong yun ay wala kayo kay Kristo, no, na mga taga-ibang lupain ng Israel. So, hindi tayo sakop sa commonwealth ng Israel. Ang mga dayuhan sa mga tipan ng pangako, tayo ay mga dayuhan, ano? Sa mga covenant o promise na walang pag-asa, no? Wala tayong Diyos sa singlibutan. Pero ang sabi niya sa verse 13, but now, no? But now, in Christ Jesus, you sometimes you are far off, are made nigh by the blood of Christ. Datapot ngayon kay Kristo Jesus, kayo na minsan ay malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Dito sa Ephesians chapter 2 verse 13, ang salitang but now, no, ay nagpapakita sa salita ng Diyos kung saan ang isang panahon ay humihinto, no, at may nagsimulang bago. So makikita natin yung tatlong ages na inside time, no, na ating pag-aralan na kung saan ang ating tema ay God's timeline. Nandun na yung in time past at ngayon nandito yung but now, no? Malinaw na mayroong linya ng demarcation o paghihiwalay sa iyong Biblia. May mga ibang leaders na ayaw tanggapin ang turong ito. Anyway, ang pag-aaral natin sa banal na kasulatan ay kailangan magkaroon tayo ng isang open-minded, no, bukas na kaisipan at alamin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa Ephesians chapter 2 verse 13, ang sabi niya doon that in the ages to come, so itong mga bagay na ito ay mangyayari sa mga panahon na darating, he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus, no?
So, sabi niya rito na upang sa mga darating na panahon ay may pakita niya ang totoong kayamanan ng kanyang biyaya sa kanyang kagandahang loob sa ating pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa ang Ephesians chapter 2 verse 7 ay mayroon tayong mga panahon na darating. Kaya sa timeline ng ating Diyos mayroon tayong nakaraan, kasalukuyan at ang mga darating na panahon, ano? So ngayon tayo ay guguhit ano ng timeline o guideline, no? Tayo ngayon ay gagawa ng isang mabilis na pagguhit ng timeline. Ito ay hango sa mga preaching ni Rudy Beaulieu ang ating gagamiting timeline. Sabi nga ni Clarence Larkin, a good engineer and architect is using guidelines, no? Ito ay gumagawa ng mga illustrational charts upang mapadali ang kanyang pagtuturo, maging guide sa kanyang pagtuturo, no? So tayo ay guguhit ngayon ng guideline, no? Or chart mula sa paglikha sa Genesis at Malakay, so hanggang sa Ebanghelyo kung saan namatay ang ating Panginoong Yesus, inilibing at muling umakyat sa langit, hanggang sa pagbato kay Esteban at siya ay namatay. Iyon ang tinatawag nating time pass, no? So tandaan natin, mula sa Genesis hanggang sa pagkamatay ni Esteban, ito ay tinatawag nating time pass. So yan ay ating susuriin sa sabanal na kasulatan, ano? Titignan natin to substantiate this claim, no? And then iniligtas si Apostol Pablo, nakakilala siya sa ating Panginoong Jesus, at hanggang ang church ay kukunin ng ating Panginoong Jesus, ito ang tinatawag nating but now, no? Yung but now. So pagkatapos ng ang church ay kunin ng ating Panginoong Jesus, magsisimula yung tinatawag nilang 7 years tribulation. Pagkatapos, susunod ang 1,000 taon, ano? Yung 1,000 taong paghahari ng ating Panginoong Yesus. Yan ang tinatawag nating ages to come. So, sa maikling salita, ang God's timeline, ating tutunguhan sa buong Biblia. Ito ang tinatawag nating God's timeline. So ito ating sisikapin na aralin, ano, ang God's timeline na ito. Ang bawat section sa timeline na ito, ay nagtatalaga ng isang tiyak na yugto ng panahon sa salita ng Diyos. Kaya pala palakihin natin ang section mula sa Genesis hanggang Malakay. Tignan natin muna yung Genesis hanggang Malakay, no? But sa ating pagpapatuloy, alalahanin natin ang sinabi ni Propeta Samuel, no, kay Saul. But stand thou still a while that I may show thee the word of God. So, ito ang unang section, no? Sa Genesis chapter to Malakay, no? Ito ang unang section, no? Yan ang kasaysayan ng Israel kung paano ang pagkikitungo ng Diyos sa Israel. At dito magsisimula, no? Pero palalakihin muna natin ang section sa Genesis. Kung makikita nyo yung arrow, tignan natin at palalakihin muna natin ang section sa Genesis chapter 1 verse 1 hanggang Genesis chapter 11 verse 32. So, ang simula ng paglikha, at ang pagbaksak ng tao. Dito, makita natin dito na nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa, diyan ang lahat ng mga bagay, sumunod ang paglikha niya kay Adan, no, at kay Eva, no. Sila ay bumagsak dahil sa utos ng Diyos ay hindi nasunod, no. Pagkatapos ang baha, no, sumunod ang baha sa panahon ni Noe, no, at ang Diyos ay talagang nalungkot sa tao
sa Genesis chapter 6 verse 5. Kung ating titingnan doon at babasahin ninyo, Genesis chapter 6 verse 5, "And God saw that the earth, or that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually." Nakita nga ng Diyos na ang kasamaan ng tao ay malaki na, no? Dakila sa lupa, at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay masama, masama laging palagi, no? So pagkatapos mula sa tore ng Babel, no? Ang buong mundo ay magulo. So dahil nga doon sa pasama ng pasama ang kanyang isip, no? Tulad ng nakikita mo mula Genesis hanggang sa tore ng Babel, ang tao ay nasa isang pababang spiral na sitwasyon, or downward spiral. Hindi produkto ng evolution na claim ng mga scientists na ito ay pabuti ng pabuti, no? Parang mayroong progreso, no? Hindi po naging progreso, hindi po naging produkto ng evolution ang tao. Actually, ang tao ay produkto ng devolution na lalong lumala ng lumala, no? Sinabi ni Kristo na ang masasamang tao ay lalala ng lalala. Kasama ang edad ng tao ay lumiliit mula sa halos 1,000 taon, no? Kung natatandaan ninyo na si Methuselah ang pinakamatandang tao na nabanggit sa salita ng Diyos ay umabot ng mahigit na 960, kung hindi ako magkakamali, 969 years, no? Taon, no? Hanggang mas bumaba dahil sa nangyari sa kasaysayan ng mundo, no? Ang tao ay bumaba sa mas mababa pa sa 100 taon ang edad ng tao, no? Doon sinasabi ng banal na kasulatan, ang edad ng tao ngayon is 60 or 70 years old, pero mas bumaba pa doon, ano, kuminsan. So magpapatuloy lamang itong edad na to na 100,000 taon, at mangyayari yon sa panahon ng Millennial Kingdom, pagbalik ng ating Panginoong Jesus. Pagdating naman sa bahaging ito ng Tore ng Babel, ay may isang grupo lamang, no, ng mga tao. Lahat sila ay hentil, no? Walang Jacob, walang David, walang Solomon, walang Moises, walang Juan Bautista, walang Peter, Santiago, Juan, at tiyak na walang Apostol Pablo. Walang dispensation of grace, walang ebanghelyo ng biyaya, at walang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo, tandaan, ay nagsimula pagkatapos ng panahon ng Batnao, no? Yung Batnao, doon nagsimula ang body of Christ. Malalaman natin ito sa tuloy-tuloy nating pag-aaral sa mga topic na to, no? Ang katawan ni lahat ng ito ay ating sisikaping alamin, ano, ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. So tulad ng sinabi ko na sinabi ng banal na kasulatan, and the whole earth was of one language and one speech. Isa lang ang salita noon, no? Mayroon lamang isang grupo ng mga tao sa mundo, no, sa panahon na yon, during the Tower of Babel, isang wika at isang pananalita. Nang magkagayoy, pinangalat sila ng Diyos, ano? Dahil sa nakita ng Diyos, pagulo ng pagulo ang tao, no? Ang pangarap ng tao ay umabot by their own efforts, gumawa sila ng religion na umabot sila dun sa langit, ano? Nang magkagayoy, pinangalat sila ng Diyos sa ibang bansa at ginulo ang kanilang wika. So, pasamantala, ating puputulin ang ating pag-aaral ngayon at ating susugan nito sa susunod na topic o sa susunod na araw. Muli po, magandang araw po sa inyong lahat, at pagpalain tayo ng Panginoon, and sana suportahan po ninyo ang ating channel na ito at sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Para sa mga taong hindi pa nakarinig ng Ebanghelyo, tandaan lang po natin ang sabi ng banal na kasulatan ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa
1 Corinthians chapter 15 verses 1-4, nagsasaad doon na ang kamatayan at ang pagkalibing at ang pagkabuhay namang muli ng ating Panginoong Yesus, ito yung mabuting balita ng kaligtasan sa oras na iyong narinig, kaibigan, na ito ang paraan upang ang tao ay maligtas. Magandang araw po sa iyo, sa inyong muli, at ito po ang inyong lingkod, Jenner Pacho. To God be the glory.